Hello guys! Have a good day to everyone. Ngayon, hindi po tayo para magtupi ng mga damit. Dami kong tupiin. So, walang katapos ang trabaho. Habang nagluluto, dito nagtutupi. Kamusta kayo dyan, mga kapatid? Tara, samahan nyo ako dito. Kamusta kayo dyan sa Pinas? Mga kapwa ko, OFW, kamusta kayo? Hindi ka lang lagi sa bahay, hindi pwede makalabas. Kasi lockdown, extended na naman ang lockdown. Hanggang July 12. So, pahimik mo na sa bahay. Kung ano na lang yung magawang trabaho. Yung gagawin para maadyo lang yung sarili. Ay, ganito pala yung suit ko kasi ang init dito. So, okay lang naman sa kanila dito pag ganito yung suit. Sana lahat ng mga OFW pinapayagan ng mga amo magsuot ng mga maiiksing shirt. Kasi yung iba hindi kasi pinapayagan magsuot ng mga maiiksing shirts. Sa akin wala naman sa mga pakigan na ito. Sabi nga ni Lola, huwag ka na magsuot ng bra kasi nasa bahay ka naman. Sabi ko na ako, Lola. Huwag mo ko igaya sa'yo. Hindi magsusuot ng bra. Talaga naman. Talaga naman ang mga matatanda ko kulit, no? Ibuti ko kami ng dalawa sa bahay. Yan na mag-bra, di ba? Kami kasama kami dito eh, kaya kailangan mo iba. So ganito lang nagtupi guys, napakasimple lang naman. Saka dito sa Taiwan, hindi naman uso yung plancha. Pag yung sinampay mo, nakuha mo na sa sampayan, diretso tupi na yan. Kahit pamalis pa yan nila, naku, busot-busot yung damit, okay lang. Kung huwag ng plancha, hinulid na may plancha. Napakasimple ng tao lang sila. So, napakaswerte mo kung yung mga ganun kamok kayo. Simple lang. Kahit anong pagkain, kinakain. Yung mga iba kasi na maarte. So, kung matatagpuan ng mga employer na mga mababae, napakaswerte mo OFW. Kasi pag nasa abroad ka, pasorte-sorte yan ang dinanong, diba? Tsaka, hanggang kaya, sige lang. Trabaho lang. Tsaka pag, parang hindi mo na kaya, magpare ka lang kay Lord. Nasubukan ko yun na, parang hindi ko na kaya. Parang iyak na talaga ako kasi sobrang pagod na ako. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na makayanan ko ito lahat. Kasi marami pa akong pangarap. Marami pa akong dapat tulungan. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko na gusto ko matupad. So, thanks God. Natapos ko yung kontrata ko. Tapos kanina, karirin niyo ko lang din. 3 years. Oh my God.
makabless ka. Ganun siguro pag ano, pag mabait ka sa kapwa mo. Kasi si Lord naman nakakaalam ng lahat, diba? So, siya yung nagbibigay ng support. Siya yung nagbibigay ng mga kabutihan. Ng mga taong binigay niya na para maging instrumento. Para na tulungan ka din, diba? Dahil may kasabihan nga tayo. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik din sa iyo. So kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, babalik at sobra pa yung babalik sa iyo. Diba? So napakabait nito. Yung talaga yung ano, yung talaga yung sandata natin, prayer lang talaga. Huwag tayo malalaman ng pasa. At nahihirapan na tayo. Sobrang nahihirapan na tayo. Sige lang, kaya natin yan. Isipin natin, kaya nga ng iba, tayo pa kaya, diba? So, yung sandata ito, isang sandata, pray. Pray lang kay God. Yun lang yung importante ito ng prayer. Yun talaga, naniniwala talaga ako na may Diyos na di tayo pinapabayaan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako, andito pa rin ako sa bahay na to. Nahihirapan na, sobrang nahihirapan na pagod na, pero I'm still, thanks God, I'm here. Sumisikap. Kahit na, sabi nga ko, oh, pagod ka na, tama na, pero iniisip ko, oh, kaya ko pa. Sige lang, habang bata pa ako. Habang bata ka pa, habang kaya mo pa magtrabaho, magtrabaho ka. Kasi pag tumangga na tayo, paano pa tayo makapagtrabaho? So, habang bata ka pa, kaya mo pa magtrabaho ka. Chika, one thing is, mag-ipon. Kasi pag wala kang ipon, wala din yung pinaghirapan mo. Kung pagkapagod mo, nag-upload ka, pagbalik mo, wala kang ipon. Nakakabaliw. Nakakapanghina yung buo. So, kailangan natin mag-ipon. Kahit sabihin natin sa akin mo is 20,000, magtabi ka ng 10,000. Then yung kalahati, padala mo. Yung konti para sa sarili mo. Konti lang ha, para sa sarili mo. So syempre may family right sa Pinas. So kailangan natin sila padala. Syempre. Kaya nga tayo nag-upload para sa kanila. Tsaka para din sa future mo. Sikat lang mga kaibigan, mga kapatid. Kaya natin ito, di ba? Kaya, strong. So, basta huwag wala ng pag-asa. Pray lang kay Lord always. Pray lang. Yun lang kung kailangan mo. So, napakating ko po. Kasi marunong mag-pray. Tsaka, sobrang nahihirapan ka na. Sobrang pagod na pagod ka na. Iiyak mo yan. Iiyak mo kay Lord. Mag-pray ka na gumatulog o kahit saan sulok ng bahay mo sa inyong party mo. Mag-pray ka, ipikit mo yung mata mo, mag-focus ka. Mag-pray ka. Lord, kailangan ko tulong mo. Pangunahan mo ako. Anong dapat kong gawin sa mga plano ko sa mga ito. Iiyak mo. Mag-focus ka. Mag-focus ka. Iiyak mo. Tuloy mo. Lahat ng hilingin mo. Iiyak mo sa kanya. O hindi man darating sa mga ilang araw, ilang weeks. Darating lang darating niya. Basta huwag ka mawala ng pag-asa at mag-pray kay lagi. Yun ko talaga yung masasabi ko sa inyo. Mas yun ko talagang kinagawa ko. Pagpagod na pagod na ako. Kinakausap ko na sa sarili ko. Kaya kinakausap ko si Lord. Pwede ka mabahala sa akin. Kala naman nakakala ng lahat eh. Kaya thank you talaga ako, Lord. Dahil hindi nga ako napabayaan. Napaka-bless ko pa rin kahit pa paano. May mga kaibigan ng mga magdadala. May mga nilinggay siya ng mga tao. Mas naging instrumento pagkabungan ko na ako. Kapag tumulong ka sa kapwa, huwag mo isipin na may babalik sa'yo. Kasi si Lord yung bahay. Si Lord yung pakala. Pag gumawa ka ng kamatian sa kapwa, may babalik din sa'yo na sobra pa. Yun po. Yun lang po talaga.
nakakalimutan mo. Limbawa, pagising natin, mag-pray ka. Pangunahan ka nila sa lahat ng mga gawain mo sa araw mo. Siya yung magpagitna. Siya yung magpagitna sa atin sa lahat ng bagay na gawin natin. Siya yung mangunguna sa lahat ng bagay. So maraming salamat po dahil sa Panginoon. Salamat sa pagsama sa akin. And thank you for watching. Please like and subscribe.